Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, April 14. Ang ebanghelyo natin ay John 3, 16 to 21. Ako po si Father Luciano Feloni, Parish Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Sabi ng ebanghelyo, beautiful gospel at kabisado natin lahat, God did not send His Son into the world to condemn the world. Instead, through Him, the world is to be saved. God so loved the world, He sent His Son not to condemn, but to save. Gandang tanungin lagi. No? Ang aking ugali kapag kinokompronta yung mali o yung darkness ng mundong ito, yung kahinaan, yung pakukulang, yung kasalanan ng mundong ito, ano bang aking ugali? Do I come across bilang hukom, naghuhusga, nagkokondena, nagse-segregate, nagse-separate, nagtatapon, nagmamata pobre sa mga tao na iba ang ginagawa o mali ang ginagawa o iba ang ugali. Because God so loved the world, napilit niya hindi kondenahin, hindi husgahan, kunding iligtas. Napakaganda. Napakaganda ang approach. Napaka-positive yung approach. Imbes na murahin ang kadiliman, lalagyan ng liwanag. Yun ang approach ng Panginoong Jesus. Imbes na talagang nang look down at kondenahin ang mga nasa kadiliman, He came bilang liwanag sa gitna ng kadiliman. Not to pull them down, to bring them up. Not to condemn them, to embrace them. Ano bang ugali mo sa harap ng mga pagkakamali ng iba, pagkakamali at kasamaan ng mundo, pagkakamali at kasamaan sa sarili pati? Are you harsh to put down and to condemn and to call names, to segregate, to separate, discriminate? O ikaw tulad ni Jesus ay tumatakbo, naglagay ng liwana, naglagay ng warm embrace, tinatanggap, minamahal, and by doing so, iniligtas ang tao. Dinala sa tamang landas, sa tamang lugar. At yung tao can be someone else o yung tao can be ikaw mismo, ako mismo. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.